unang anibersaryo ng Wasak, inimbitahan namin ng isang alamat, ang icon ng Philippine rock music at ang ultimate bayaw. Kaya bago pa kayo magpa-beep-beep, bumaba na kayo ng jeep. Sit back, relax, and enjoy. Dahil sabay natin pakikinggan ang himig ng nag-iisang legend, Joey Pepe Smith. Hindi ko makapaniwala, Tol, oo, na dumating ito ngayon. Grabe, no? Kunti ka nagbigyan tayo, no? Isang palinga ka ta, Jun. Ayan, ayan. Oo nga. Isa pa nga, isa pa nga. Nagbigyan tayo, no? Diba, sampalin nyo, sir, na naginip. Ay. Ay, mga kapatid, matagal na namin sinubukan, ngunit lagi kaming bigo. Pero ngayon, totoong-totoo na to. Ayan. Ang nag-iisang Pinoy rock icon, mga kapatid, Joseph William Feliciano Smith, a.k.a. Pepe Smith. Rock and roll! Alam mo ngayon lang kita nakita naka-sneakers. Oh? Sa buong buhay ko. Eh, parang di maingay, sneaking. Matindi ito sa ganyan. Matanong ko, kung ikaw ang hari ng Pinoy rock, ano si Mike Hanopol? Reyna, gano'n? Reyna, no? Tito niya yun eh. Matito nga eh. Kapatid ng Hermann. Matalaga? Oo. Oo, ano? Sige, kape tayo. Rock and roll. Pang-kape. Ice tea. Oh, mm-hmm. Cheers tayo, boss. Oh. Yes, rock and roll. Cheers. Ito matagal ko nang gustong tanong sa'yo. Mm-hmm. Yung album mo dapat, yung may summer wind doon, ano ba nangyari doon? Bakit hindi siya natuloy? Inapas ako ng oras at saka medyo hindi maganda yung mga materials na nahanda ako. Mm-hmm. So, ano more or less yung mga tunog na dapat pinag-experimentuhan mo? No? So, yung pinaka-essence ng rock and roll. Mm-hmm. Yun naman talaga ang ano natin. Mm-hmm. So, siyempre, mga amps, tamang amp, pati yung mga instrumento na gagamitin. Mm-hmm. Kung ano yung pinaka, alam mong latest na labas na sa Amerika. Mm-hmm. Meron, kasi yung tunog nung huling album ng Juan de la Cruz, medyo ang labo eh, no? Mm-hmm. May mga may pop, minsan may mga bibigat din. So parang hindi mo alam kung aling direksyon yung pupuntahan nyo eh. Kasi may parang meron kang panahon, teacher's enemy. At the same time, meron kang todo mo na, yan, di ba? Na magkaibang ends ng spectrum eh. Pero yung tunog, yung summer wind, iba rin. Medyo psychedelic yung ano. Sabagay. Medyo ganun ba yung tono? Nung... Sa individual music namin, makikita mo naman ng mga, ano yun, mga direksyon eh. Mm-hmm. Kagayon sa sinabi mo, ano yan? Kahit anong mangyari ba yan? Oo, kahit anong mangyari. Kaya mo narinig yung mga iba-ibang style kasi yun yung plano namin. Mm-hmm. Matamaan namin to para maintindihan nila lahat yung album. Hindi naman si Mick Jagger talaga idol mo, di ba? Hindi, nagkataon lang through the years. Medyo natuwa na rin ako sa kanya. Wala, no choice eh, di ba? Napilit na ako yung Mick Jagger. Kasi saka drummer ako noon eh. Papunta sa mga mod, mga yung trip mo eh, di ba? Manfred Mann. Yan, mga ganun. Yan, hindi yung rock talaga na as we know it ng mga babo. Diba? Bob Dylan, ganun. Okay, mga ganun. Bob Dylan, no? Ikaw ba updated ka pa ngayon sa makabagong teknolohiya? Ikaw ba may Facebook, may Twitter account, mga ganun? Wala, Facebook lang meron. Facebook lang. Marunong ka? Nagpipilit pa rin. Medyo, hindi ko kasi nagagawa araw-araw, kaya hindi ko maayos mabuti yung pag-ano ko. Sa akin kasi, ang digital masyadong compressed lahat, nagtutulog lata, ganyan-ganyan, tsaka too good to be true. So, nawawala na yung aspect na USB na ngayon lahat. Mismo, USB. Dati, cassette, di ba? Pakiramdam ng kahit anong music pwede mo marinig sa isang click lang ng button, ano? Mismo. Ngayon ba, sa edad mo na 42? In hindsight, 46. Hindi mo na lang. Ikaw ba, parang may mga regrets ka ba sa buwan? Hindi ko na lang pinapansin. Siyempre, meron. Hindi naman pwedeng wala, no? Pero isang tabi ko na lang. Dahil hindi mga maganda eh. Wala ka na magagawa, hindi mo na pwedeng balikan, hindi mo na pwedeng ayusin. Maano mo na lang, magiging parang reference mo sa mga inaarap mo na para huwag uli maging ganun. Huwag magkamali, ganun. Eh, ganun pa rin eh. Tao lang naman tayo pa. Nagkakamali pa rin, no? Oo, spelling lang, nagkakamali pa rin. Idiosyncrasies, no? Yung nilabas mong solo album mo in Long Awaited. Yeah, so, yep. Satisfied ka ba sa tunog doon? Yun ang gusto mo talaga, tunog na iba? Oo, pinag-usapan namin. Kasi ang nag-engineer sa akin nun, tsaka nag-bass, tsaka alam mo, tumulong sa akin nun si Don Dilides. Si Don Dilides. God bless your soul. Pre, ayos ba tayo dyan? Iwan na tayo. Kasi naghahanap ako nung isang magandang studio sana. Dins December ba si Don? Ano ba siya?
Si Binky Lampano. Si Binky Lampano pala. Sabi, galing din doon. Binky Lampano. Sige, naghahanap ng studio. Ang studio para i-record yun. Hirap na hirap kami makahanap ng tamang studio para magawa namin yun. So sabi ni Don D, gusto mo pay-ups doon tayo sa, ano, sa bahay. Sabi ko, bahay ah. Sabi niya, digital ah, recording. So alam niya kasi. Genius yun, boss. Oo, ang galing niya. Magano, sabi niya sa akin, gusto mo doon tayo, gawin ko. Tapos kung magusto mo, ituloy natin. Kung hindi, okay lang. So ginawa namin, sabi niya sa akin. Ano ba gusto mo talaga sa akin? Sabi ko, yung ano, yung minus one, yung mismo rhythm tracks, yung instrumento, kung pwede, analog, di ba? Tapos lahat ng e-dub natin, yun ang gawin natin, ano, digital, para ma-control lahat. So, ginawa namin at ang galing. Maganda yung lumabas. Parang ano, parang imported yung sound namin dun. Then, yun ang ginawa niya talaga yung pagtimpla, pag-engineer. Ibig sabihin, parang wala itong connection. Wala siyang psychic connection doon sa Summer Wind dapat yung una mong... Wala. Yung sa Summer Wind kasi, ano yun eh, Viker Days pa namin, Black Gold Viker Days. Ibig sabihin days. Yung stylistically, conceptually. Kadugtong, kumbaga. Kadugtong. Yun talaga yung pumapasok sa akin eh. Mga piyesang nagawa ko na hindi ko na-record. Katulong ko nga doon si June Lupito. Nung recording session ka namin. Ang galing. Tugtugin, sabi ko, oh! Oh yeah, record natin yan. Yung dumadating ka doon kasi may dala kang mga cases ng beer. Hindi naman case. Six pack lang. Pero iba yung vibe ng mga studio dati, Peps. Oo, totoo. Malalaki kasi. Analog nga, di ba? Analog studio. Yung mga amp nyo nga para, mga amp nyo nga raw, may mga electric fan yung likod eh. Oo, dahil. Tsaka yung parang may amoy ipis pa. Di ba may ganun dati? Hindi, ngayon na lang yun. Ngayon na lang yun. Yung dati, hindi ipis. Wala ko lang. Hindi, amoy mothball pala. Parang ganun. Yung ano. Hindi naman. Kasi, yung amp namin talagang close ang likod. Pero, natanggal namin yung takip para ma-anuhan ng electric fan. Yung mga tube amps kasi. Perhaps, anong typical routine mo sa isang araw? Timpla ng oatmeal. Hindi ka na ba natutulog? Oatmeal, ha? Oatmeal. Saka... Speaking of oatmeal, pwede mo ako bigyan ng payo kasi medyo lumaki. Ano ba maging slender kagaya mo? Kailangan yan, ano? Liposuction. Liposuction. Hindi, oatmeal na rin. Kasi oatmeal, kahit sabayan mo ng tubig, tuloy-tuloy yun eh. Tsaka bawasan mo ng ano, inom. Yun, o. Eh, bakit ikaw hindi lumalaki tiyan mo? Alam naman ako. Ito madalas to sa Baguio eh. Parang madalas pag, ano ba? Dati pa yun. Sabing-sabi sa Baguio to. Ikaw ba satisfied ka sa perception sa'yo ng publiko? I'm sure, alam mo lang kung ano yun. Parang they have prejudged you. Wala akong magagawa dahil yun ang kung anong tingin sa akin. Ganun, di ba? Hanggang ngayon ba may nahumaling pa rin sa'yo mga six? Oo naman. Bibigay ng number sa tissue. Matindi yan. Hindi yung totoo yan. Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman dyan. Ano ba mga sounds mo ngayon, Piaps? Ano ang pinapahinga mo ngayon? Wala na, hindi. Ayaw ko lang makinig ng Gangnam. Bakit? Pare-pareho rin naman. Yung Gangnam, iba rin yung Gangnam. Gangnam style? Ako po. Pinagsamang ano yun, gangster sa Vietnam. Kaya yun. Gangnam. Ano yung huling CD yung pinili mo, Piaps? Wow, tagal na nga. Tagal na. Oo. Hindi ko na rin bumili ng CD. Hindi na. Ang inaanok ko na lang sa YouTube. Oo. PS3 kasi pwede ka mag-internet din. Ano yung huling pinanood mo sa YouTube? Si Roy Rogers, isang blues player. Slide blues player. Sa US. May fried chicken pa nga ata yung Roy Rogers. Ayan, o. Maraming nag-a-analyze, Pepe, no? Na sinasabi nila, may political overtones ba yung mga ginagawa niyo ng panahon niyo? Yung sa amin kasi, good time. Alam mo, let's have a good time. Hindi yung namumblema na nga ang bayan, eh. Kadagdagan mo pa, parang gano'n. No. At saka may mga ibang banda naman na gumagawa ng mga protest songs. So, walang naman maki-ano ba ako doon, di ba? At saka ikaw yun. Ikaw yun. Gusto yun ko yung party time, masaya. Wala na si Bosho. Wala na si Don Di. SLN.
Pag may mga gumaga nun, Tol, anong naramdaman mo? Siyempre, nakakalungkot dahil tropa mo eh. Lagi mong kasama halos araw-araw. Siyempre, nung nawala sila, hindi, alam mo, nipikit ko na yung mata ko. Tapos iniisip ko, bakit nagkaganon? Bakit buhay pa ako? Sabagay. Hindi ka ba nagtataka minsan, bakit buhay ka pa? Hindi ko lang iniisip dahil baka mo. Hindi ka ba talaga nagbenta? Magalit yun nasa taas, bigyan ng ano yan, short. Short time. Hindi ka ba talaga nagbenta? Kasi sabi ko, Lord, thank you so much, ayun. Lord. Oo, oh, yun yun eh. Oh, hindi ba, wala na ako masabi pang iba, kundi ang dami ko natutunan mga pagkakamali ko nung past. So, ito na ngayon yung tipong payback time. Ano yung unang-unang kanta mong natutunan gitarahin? Bago yung Juan de la Cruz, meron pa ako na-compose dati ng mga ilang kanta na na-record namin sa Hong Kong. Sa swerte naman, sa awa ng Diyos, naging number one sa Hong Kong top 20 charts for 1.5 months. 19 na to? 70? 60, hindi. 60s. 60s, late, oh. Mid-late 60s. 1966, 67. Tapos hindi ko na i-re-record yung pag-uwi ko rito. Dahil parang inisip ko, doon na yun eh. Isang Rolling Stones na kanta yun, Get Off My Cloud. Tapos yung A-side nun was yung kinumpose namin ni Tonette Fabi. Iba isa ng Downbeat pa ako. Downbeat, yes. Oh, Downbeat pa ako nito. Yung It Won't Be Easy. Yun na nga, hindi namin na nung pag-uwi namin galing sa Hong Kong, hindi namin na i-record uli rito para yung local market, di ba? Hindi ko nagtatago ng mga staff mo, no? I mean, yung mga recorded, ano? Wala nga eh. Ngayon mo na lang naisip, no? May tago ka man. Eh, minsan, pag pinatugtog mo sa bahay, may mga bisita ka na. Oh, hardboard naman yan. Pakisignan na rin. Kapal na mo ka. Hardboard na. Pinakain mo na. Pinainom mo na eh. Pinapirma pa eh. Dapat ko lang banggitin sa mga tropa natin dito sa nanonood. Hanapin nyo Speed Glue and Shinky, yung dalawang album na yun. I'm sure mahanap nila yan sa gawa ng interwebs. Ano? Isa sa mga pinakamatinding psychedelic albums, no? According to Julian Cope, isang kritiko at ano, matindi yun. Pare. Binigyan ko nga ito ng CD, winalarin ka agad. CD niyo. Then, nailipat ko sa, ano, sa cassette. Charot? Naibigay ko kay Mike. Okay. Tapos, ewan ko kung ano ginawa ni Mike. Dahil kasama siya dun eh. Eh, kumusta namang roadie to? Naging roadie nyo to, di ba? Dati? Hindi, ni Mike. Okay, Mike lang. Oo, hindi sa ano niya. Kumanta ako noon nung ano, yung second reunion, nadapa sa arena. Tama. Wala ka noon eh, hinahanap ko eh. Dalawa dapat tayo doon eh. Hinahanap ka nila. Nag-roll na, okay na, wala. Pero nandun din ako. Ando ka? Pagbaba yung after one song, wala na. Nawala. Nawala. Hindi na hinahanap. So ako lang mag-isa doon. Ano ba ibig sabihin ng nadapa sa arena? Tungkol sa baker ba yun? Pagbe-bake? Hindi. Nadapa sa arena, naka-singhot ng Pero ito, ano ba itong nangyayari sa akin? Kumakati ang aking ilong. Matindi yan. Kamot dito, kamot doon. Hanggang sa ilong ay umoblong. Umoblong, yan. Ang galing, no? Di ba? Ano man naman naisip yung mga bagay na yan? Galing talaga. Eh, na-experience ko eh. Ay! Ayan, ay. Wala na ano lang, experience lang, pero wala nung substance mismo. Nakita ko nagkakamot sila, so nakigaya na ako. Hindi nga ako nakatake na, nakasubok na yun eh. Pero nakita ko yung mga barkadang inalagaan ko nung habang sila eh. Kinakausap yung mga paintings, yung mga gano'n na. Tsaka, Piaps, wala akong kilalang nakabalik. Sa awa ng Diyos, meron naman na nakabalik. Pero may 2 weeks bago talagang nahibasbasan. Ang lalaki na. Ang ganyan, nagtaing. Kung ano yung hinahabol sa ere. Tain talaga, swaga. Mga metal na mga hindi mo sakit. Yung ganun. Ayun mga ganyan, sigaw. Tapos pa nagpasalamat, thank you po. Di ba? Mga nakakasabay mo sa mga concerts. Saka, kala ko noon, meron silang pinapalit sa lalamunan nila. Para pang di ba? Pagkatapos nun, papadala nila yung lalang normal. Metal, nahihirapan ako sa metal. Kahit anong gawin ko, hindi ko masyadong... Maingayan ka. Maintindihan, oo. Pero alam mo, pag in-interview sila... Tungkol sa death lagi ang ano Party ka lang, no? Pero pag in-interview sila, ikaw lagi tinuturo nila eh.
Yan po ang may kagagawa ng kaya kami nahilig sa ganito. Hinagis ko lang ang taas, sumakbo na ako. Speaking of death po, kung sakali po, dumating yung panahon na yun, apo, yung sa lapida nyo, ano yung gusto nyo ilagay doon? Ito si Pepe, nakahimlay dito na napadaan lang galing kung saan para makapagpasaya ng tao, makapag-share ng loobin at lahat. Ako may suggestion ako, hindi na siya magkakasakit. Ang galing ng gamot na ininom niya. Ano yung pinakamagandang tunog na narinig mo sa buong buhay mo na hindi mo makalimutan? Minsan yung bagpipes. Talaga? Yung drone niya, parang ano mo. O kaya yung talagang amazed ako, yung talagang bilib na bilib ako si ano, Jean-Michel Jarre. Electronic keyboardist. Talaga? Wow. Saan ka lahat ng mga album? Hindi ko na-expect sa iyo yun. Sa lahat mo lang inibig ko. Kanino easy po kayo boy. Kailan ba mo natin pag-usapan niyo? Oo. Ganon, John. Ang hilig mo ng ano. Oh, ganon, John. Showbiz, eh. Yaps, kailan mo na-realize na medyo nagkakaedad ka na? O hindi mo nararamdaman yun? Ito, dati ko na birthday ko, sabi ko, nalob-lob ko. Ah, nasanay na ako na hindi ko na iniisip maganda, ganito, ganyan, ganyan. Dahil lahat naman ng tao nag-celebrate. Kailan po birthday diba? December? Oh, December 25. Mismo. Pasko. Paano ka nagsiselebrate ng birthday mo, Piyap? Sa bahay lang. Ganun. Tsaka lahat ng tao naghahanda eh, no? Siyempre, hindi mo ma-expect na andun lahat ng barkada eh, di ba? Noong mga early birthdays ko, siyempre, sumasamahan ng lobo dahil wala mo pupunta dahil lahat nasa bahay nila, kanya-kanyang bahay dahil Pasko nga eh. Piyap, sige lang kahuling umiyak. Teka, iniisip ko mabuti. Sige, mo mahirap tandaan yun. Eh, mababa pa naman luha ko kaya. Gusto niyo po ba ngayon? Ano yung mga leksyon, Piaps, medyo sabihin natin eh, medyo nagka-excursion rin ng yung tadhana dyan sa Quezon City, no? Ah, okay. Yan sa malapit sa Kamuning at EDSA. City Jail. Yan. Sabihin mo ng totoo. City Jail, hindi ko kinihiya yun dahil, wow, experience ko yun. Saka sa akin naman nangyari, hindi naman sa kanila. Rock and roll yun. Oo, nagalo ko pa to eh. Tapos, pari, gabi-gabi ko kinakatahimik natin eh. Ano yung insight mo about being in such a space? Man, it was hell. Para sa akin, impyerno. Dahil unang-una, hindi naman totoo yung bilintang sa akin. Kaya regalo ka lang daw, di ba? Ganun nga eh. Nakakatawa eh. Sabi ko, wow, kailan nariregalo nilang pa ako eh. Pang ganun. Pero sabi ko sa bahay, sabi ko sa lola ko, la, huwag ka lang humingin ng tulong, bubuluin ko to para kaayusan, di ba? Para maayos lahat to. So, 2 years kong binunuhin sa loob ng jail, Quezon City Jail. Nung lumaya ko, isa lang nasa isip ko noon na tipong dahil saan ako babalik dito kahit kailan, di ba? Kaya mo pala, di ba? Oo, at saka, alam ko hindi ako papabayaan nung nasa taas dahil siya nakakalam kung may kasalanan ka o wala eh. Pang-8 ata na hearing ko sa court. Sila nagsakaya na lahat doon sa bus para dadalhin na nga sa, ano, sa Quezon City Hall. No? Sabi ko, tatlo kami eh, na yun ang abogado namin. Sabi niya, oh, kayong tatlo, balik na nga kayo sa loob dahil si Attorney Blanc, namatay kagabi. Sabi ko, di ba? Ano yung pakiramdam nung nag-perform ka doon sa loob, 12 years after? Well, still the same. Ako naman, pag kumakanta ako, kaya si Otang, nasaan ako, basta binigyan niyo ako ng gitara, siyempre, yun naman ang routine mo yan eh. Diba? Saan ka mas nahihirapan? Kumakanta na may gitara o kumakanta habang pumapalo? Kasi naman noon, bata pa ako. Di ba, kaya kong gawin yun, di ba? Pero ngayon, hindi na eh. Wala na yung resistensya eh. Total, tayo lang naman, ano? Ano yung mga sakit meron ka? Nararamdaman. Oh, Diyos, wala naman. Hindi ka? Wala pa naman. Grabe talaga. Kamusta ang appetite mo, Pepe? Parang daga ako kumain eh, konti-konti. Na ano, alam mo. Pero tuloy-tuloy. Hindi naman tuloy-tuloy, kundi... Kasi wala ka laway, ganun ba yun? Yan. Napakalumulok mo. Hindi naman. Hindi, kaya... Mabilis ang ano ko eh. Kaya ka oatmeal eh. Kunyari, bibitayin ka bukas. Ano gusto mo last meal? Gusto ka pa. Baka nung torture na naman yan, makakapaisip ako. Basta beef, no? Beef ang favorito ko eh. Ano ka talaga, no? Normal ang blood pressure mo, mga ganyan. Oo naman, no? Nagkataon na. Oh, man. Grabe, no? Nakasabay niyo rin sa elevator si John Lennon sa Japan. Totoo ba ito? Hindi naman nakasabay sa elevator, kundi nagkataon na kilala ko yung mga anak ng ambassador doon. Yung palang residence ng Philippine ambassador sa Japan.
eh, dating bahay ng grandfather ni, ano, ni Yoko. Minsan, silang dalawa ni John Lennon, dumalaw sila. Mm. Sabi ni Yoko, hello, I believe that this used to be the residence of my grandfather. Ah, dumalaw lang. Oh, I see. Can we go around and just look around, you know, to reminisce all yung ganito, ganyan, ganyan? I'm sorry, nope, this is the house of the Philippine ambassador. Parang, hindi nga siya sigurado kung ano, nagpakilala nga, kumbaga. So, inano niya, tinaboy niya. Sino yung gusto mo sa OPM? Ang hirap eh, dahil yun nga, halos nagkakapare-pareho na ng tunog eh. Lahat ng mga sikat, medyo napapakinggan ko sa radyo, ganun eh, di ba? Mas gusto ko pa yung mga medyo underground eh. Mm-hmm. Gaya ni, ano, ni Makoy. Si Marcos Makoy. Highway. Marcos Highway, yan, yan, ganun. No? Isa pang urban legend, may gig daw sa Antipolo nun. Parang Woodstock Antipolo ba yun? Basta natapos rin gig, nasa ilalim ko rin na stage. Ang ganun. Ah, yes, ano yan? Dito sa DZRJ, ano, sa car park. Di ba, doon lagi yung car park? So, medyo nakainom ng konti, ganun, ganun, ganun. Naparami ng konti. So, nangyari, nantukot, medyo nalasing ako. So, umupo ako sa ilalim ng, ano, ng trailer. And doon yung stage, yun, diba? Nakatulog ako doon, tapos hinahanap ako. Pero yung kagandahan sa ganyan, kasi wala masyadong document. Mas tumataas yung myth element eh. Ano itong Battle of the Bands 2012? Eh, ito yung mga parang mga siyudad sa Inglaterra itong mga to. Kasi maraming Pinoy dyan eh. Mm-hmm. Diba? May gig ako plus ako mag-judge. Isa ako sa mga judges sa Battle of the Bands. Wala akong masabi. Pa-judge-judge ka na lang sa Inglaterra. Dapat iupo natin parang ano na yun. Hindi, payat siya eh. Ang ganda ng... Ganda ng dating. Okay na rin yan ah. May dangal, lo. Oh, may dangal. Paano ka ba mo po? Nahihirapan niya ako din si Chanko eh. Sige, pare, mawag na ako. At your funeral, at your wake, anong gusto mong song na tinutugtog? Any Stevie Ray Vaughan na ano. Ah, ganun ah. Paborito ko talaga si Stevie Ray Vaughan. Eh. Nauna ka pa dun eh. Oo, pero wala tayong magagawa. Mas magaling yung taong yan eh. Maraming salamat, Joey. Salamat. Salamat po. Thank you, boss. Rock and roll lagi. Pa rin. Oo. Tama, wala sakit, oh. Walang sakit. Rock and roll. What's up?